Gas World Service. Okay, nasa second part na tayo ng ating programa. Ngayon pong araw na ito, magkakasama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 10 at sa ating ikalawang bahagi, makakasama po natin mula sa University of the Philippines, Diliman, si Dr. Nestor T. Castro, Professor of Anthropology. Ayon. Good morning po, sir! Good morning din sa iyo, Ma'am Ven, at sa mga tagapakinig natin. Ayun, parang nagkausap na ba tayo before, Dr. Castro? Yes, naging guest na ako dyan sa inyong program. Oh, okay. Hindi ko na matandaan yung topic, pero live interview. Oo nga. Oh, naalala na namin ng aming mga kasama dito. Oh. Yung tungkol sa cult, yung kulto. Tama. Ayun. Oo. Nako, yung mga pinag-uusapan talaga natin, ha? Doc Nestor, talaga mga kakaiba. Anyway, Dr. Nestor, ito, ang pag-uusapan natin ngayon kasi tuwing bagong taon, marami sa ating mga kababayan gusto nila bumili ng mga pampaswerte o kaya ay magpa-feng shui sa kanilang bahay para galawin yung mga bagay-bagay, no? Yan yung ating pag-uusapan. Bakit maraming tao, Doc Nestor, ang nahihikayat na bumili nitong mga lucky charms? O hindi lang lucky charms, ha? Minsan yung mga magpapahula, yun na nga, magpapaayos ng mga bahay kasi itong ganito ay hindi maganda ngayon. Yung ganitong, direksyon ay dapat nasa ganito, yung mga ganyan. So ano sa tingin mo, Doc Nestor? Ayaw man natin aminin, pero maraming mga Pilipino kasi hindi kontento sa kanilang pamumuhay nung nakaraang taon. Mm-hmm. So, dahil doon, naghahangad sila ng mas magandang kinabukasan itong taong 2024. Mm-hmm. At tumataya sila sa kapalaran. Tumataya sila na, ay sana magbago ang landas ng aking buhay at maaring makatulong itong mga lucky charms na aking binibili o sinusuot. Mm-mm. Para magbago ang aking buhay. So, mm-hmm, may pinag-uugatan siya na paghahangad na maalpasan yung dating kalagayan. Mm-hmm. So, kaya yun nga, sabi mo, Doc Nestor, kaya tumataya sila. Mm-hmm. Alam naman nila, di ba, na, ewan ko kung alam nga nila, pero bakit sila doon kumakapit? Kumbaga, bakit ito nag-flourish? Bakit yun na, bakit sila kumakapit doon? Kung sa tingin naman nila, hindi naman yun yung dapat na gawin. Hindi ko alam kung adam nga nila na hindi dapat ganun, ano? Pero maaring may iba't ibang factors. Isa, may mga sinubukan na silang ibang pamamaraan. Madalas mong maririnig na mga istorya, nagtatrabaho naman ako ng marangal, 8 to 5, minsan nag-overtime ako, pero mm-mm, ganun pa rin ang aking kalagayan. Mm-mm. O kaya nag-ipon ako, pero nako, nanakawan ako, ang laking kamalasan ang aking nangyari sa aking buhay. So, isang rationale ng mga tao ay may ginawa naman ako pero wala pa rin nangyayari. Mm-hmm. So, baka ito naman, this uh-huh time, baka mag-work. Uh-huh. So, yun yung isa. Mm-hmm. Pero ikalawa, syempre, napapanood din nila, naririnig din nila ang ilang mga bato-bato sa langit, halimbawa mga feng shui experts, mm-hmm, na sinasabing, mm-hmm, eto, magbabago ang inyong buhay kung mm-mm ganito ang susundin ninyo. At ayoko namang sabihing maraming mangmang, pero maraming napapaniwala, mm-hmm, sa mga ganito. Mm-mm. Ang sasabihin nila, wala namang masama na mangyayari kasi mura lang naman, affordable, mm-hmm, naman din yung mga mabibili kong lucky charms. Saka decorative din naman yun. So, yun yung isang kadahilanan. Siyempre, may mga napapanood sila, may mga sabi-sabi, may mga nagpapayo pa. Ano? Uh-huh. Uy, kumare, ako bumili ng ganito, tignan mo ako ngayon. Uh-huh. Mas maganda na ang buhay ko ngayon. Mm-hmm. So, mm-hmm, ito yung mga kadahilanan. So, yun na nga, Doc Nestor, no, nabanggit mo. Bakit sa iba,
Yun na nga, no? May iba kasi nagsasabi na, nagiging effective sa kanila. Maganda yung epekto sa kanila. Pag bumili sila ng mga ganitong charm o pag nagpaayos sila ng ganito, talagang gumaganda yung buhay at nagiging effective. So, ano sa palagay mo yung mga ganon na pangyayari? Personal kong opinion, ano, kasi ayoko namang husgahan yung mga paniniwala ng iba. Mm-mm. Personal kong opinion, yung mga una, maaring nagkataon na gumanda ang buhay tapos meron ka ring lucky charms. Pero yung silbi rin ng mga lucky charms, parang ano siya eh, parang reminder, halimbawa pulseras na lucky charm. At tuwing nakikita mo, ay nako, magbabago ang aking buhay, ang aking buhay. At sinasabayan mo ng gawa, sinasabayan mo ng kilos. So therefore, magbabago talaga ang iyong buhay. Mm-hmm. Ang sa aking palagay, ang hindi maganda, yung umaasa ka lang doon sa lucky charms at wala ka namang ginagawa. Pagkilos. Hilatay ka pa rin. So, hindi talaga magbabago. O kaya may lucky charm ka sa love life, pero hindi ka namang gumagawa ng paraan. So, paano ka magkakaroon ng love life? Diba? Mga ganon. Pero, Doc Nestor, sa tingin mo, kasi sa tingin ko, hindi naman talaga dito sa Pilipinas nag-originate yan, ano, nagsimula. Sa mga, mga tungkol pa sa mga Babylonia, no, may mga ganyan na sila, na mga charm, mga sinusuot-suot na, di ba? So bilang anthropologist, saan ba talaga yan nagsimula na napunta na rin dito sa ating kultura? Mapapansin natin ang halos lahat ng kultura may ganitong konsepto, no, na maari mong ibahin yung tadhana ng iyong buhay. Sa katutubong kulturang Pilipino, meron din naman. Hindi naman sa walang-wala kasi mm-hmm. meron tayong konsepto ng kapalaran, mm-hmm. Palad, mm-hmm. nasa guhit ng iyong palad. Uh-huh. Kaya nga nagpapa-palm reading yung uh-huh. iba. No? Ano bang sinasabi ng aking kapalaran? So meron ganun. Mm-hmm. Pero totoo yung binanggit mo na sa Pilipinas, ang laki ng impluensya ng kulturang Chino kasi marami pupunta sa Chinatown para bumili ng mga lucky charms na ito. Mm-hmm. Kasi ang mga Chino talagang naniniwala rito, naniniwala sa feng shui, na kinakailangan merong certain na kaayusan para attuned sa kalikasan ng ating pamumuhay. Mm-hmm. So, ang mga Pilipino kasi hiram ng hiram ng iba't ibang aspeto ng kultura ng iba at nagiging parte na rin ng ating kultura. So yung tanong mo kanina, saan ba nagmumula ito, bakit mukhang universal? Kasi universal din yung merong paghihirap, universal din yung may mga pagkasawi, mm-hmm. universal din yung pagkakaroon ng mga problema sa buhay. Wala mm-hmm. namang taong hindi dumanas ng ganon. At may paghangad ang lahat ng tao na hindi, gusto kong baguhin yung aking hinaharap. Mm-hmm. Okay, so doon pala yung nagsimula. Pero Doc Nestor, like for example, yung iba, may mga siyentipiko sila na pagpapaliwanag scientific. Like for example, yun daw mga gems, yung mga stones, kapag nilagay mo yan sa ano mo, sa katawan mo or dyan sa bahay mo, ay nagbibigay ng healing, parang may healing property siya, no? Yun, ano masasabi mo doon, Doc Nestor? Narinig ko na rin yung gano'n, ano, sa katunayan. Meron akong mga kamag-anak din na nagbebenta sa akin. Isuot mo to, mga magnetic na necklace na magbabago ang iyong kalusugan. Hindi ako isang scientist. Ang pinag-aaralan ko ay kultura. So, mm-mm. iiwanan ko na yon sa mga siyentipiko kung okay. totoo bang may scientific basis ito. Uh-huh. Maari. Ano? Maari naman. Kasi alam naman natin na naapektuhan din tayo ng mga bagay-bagay sa ating paligid. Pero yung epekto ba na yon ay direkta through those objects or more psychological. Hindi ko alam yun. Uh-huh, pero alam din naman natin, kahit yung psychological, ay napaka-importante. No? Mm-hmm. Pag may nakikita kang mga, halimbawa, mga sculptures, mga objects sa loob ng iyong bahay na
nakakaginhawa, edi talagang nakakaginhawa naman. So, sa aking palagay ay wala namang masama sa paniniwala sa mga bagay-bagay na ito as long as hindi mo na isinusuko yung lahat ng iyong ikot ng buhay mo dyan sa mga bagay na yan. Sige, gawin mo yan, pero kasabay niyan, magsikap ka pa, humanap ka pa ng ibang mga pamamaraan. So, yun yung aking maipapayo. Nabanggit mo, Doc Nestor, kanina na hindi lang natin ito nakuha sa mga ibang kultura, kundi meron din tayong sariling kultura. Anong kultura yon, Doc Nestor, na naka-apekto din sa ganitong paniniwala natin? Sa katutubong kultura natin, ewan ko kung pamilyar ka dito, pero kahit sa Katagalugan, may tinatawag ng ritual ng pahiyang. Ito yung para magsimula ang panibagong taon o kaya panibagong yugto sa buhay, kinakailangan hiyang tayo sa ating papasukin na hinaharap. Ano? So meron niyang mga, syempre, dasal, meron niyang mga o mga orasyon, meron din yang mga pag-aalay ng pagkain, meron ding insenso. So parang tinataboy din natin ang mga masasamang espiritu para mas maganda ang ating hinaharap. Oo. Pero yun na nga, minsan hindi rin ano, no, kunwari mga pamahiin natin, yung mga superstitions natin. Like for example, may alam ako na halimbawa bago ka magtayo ng bahay, kailangan mo munang magpatay ng o magpatulo ng, 'di ba? May ganun ano, ng dugo. Tinatawag na padugo. Yan, padugo, 'di ba? So, yan ba natutunan ba natin 'yan sa mga ano natin, sa mga ancestor natin? Yes, yung padugo ay talagang katutubo sa Pilipinas at kadalasan ay puting manok ang pinapadugo. At ginagawa pa rin ito maging sa kanayunan at magugulat ka maging dito sa syudad kasi nakukwento sa akin ng ilang mga architects, mga engineers, sila hindi naniniwala. Pero yung kanilang mga construction workers, napapanatag ang loob kapag may padugo. Kasi kung wala daw noon, ninenervyo sila, baka sila mahulog. Ganyan. So, hinahayaan lang nila na, sige, gawin ninyo yan. Tapos, kami naman, bilang mga engineers, aayusin namin ng maayos yung aming trabaho. Pero saan kaya nagsimula yung ganun, Doc Nestor? Malalim sa kulturang Pilipino kasi mapapansin natin yan sa ating mga kapatid na katutubo, diba, sa Cordillera, yung konsepto ng pagkakaroon ng animal sacrifices, whether manok, baboy o kalabaw, depende sa scale, para kapag merong may sakit, ayun, mag-aalay ng mga hayop para sa bakala o sa mga diwata. Oo, de. Unfair naman yun sa mga hayop, di ba? Oo, na very parallel sa Biblia, di ba? May mga animal sacrifices din, pero sa kanila kadalasan ay tupa. Siyempre, iba ang mga hayop sa Middle East kesa sa atin. So, yung konsepto, sa aking palagay, may kinalaman sa may symbolic nature kasi yung pagpapatulo ng dugo, alam naman natin, dugo ay nagsisimbolo ng buhay. So, magkakaroon ng panibagong buhay dahil dito. Naku, marami pa yan, yung mga pamahiin na yan. Meron pa yung pagbago ka lumipat, maglagay ka ng maraming asin. Budburan mo ng asin. Di ba? May mga ganun asin, eh. At saka, kadalasan asin at bigas. Kasi ang bigas, syempre, masagadang pagkain. Ang asin ay pangontra sa mga aswang. Yun nga. Yun pa isang ay tatanong ko dahil may mga ganon, no? Yung asin na yan, dati yan lang yung sinasabi nating pangontra dun sa mga aswang. Pero may mga charms na rin, di ba? Amulet. Na karaniwan na binibili din natin o kinukuha somewhere. Tapos sasabihin nila ito ay pangontra. Bakit may mga ganon pa tayo, Doc Nestor? So, ang mga tao mga in general, pangontra.
may dichotomy na sa paningin sa mundo ay nahahati sa dalawa, may good at evil. So meron mga pangpapaswerte, yun yung good. Meron namang pangontra sa evil. So kabilang na rin yung mga bawang, asin, at iba pa. O dati ganun lang eh, di ba? Mga pagkapagkain lang. Pero ngayon, level up medyo na tayo. Medyo high-tech na ngayon. Level up na tayo, yung mga ano na, mga lucky yung mga charm din, di ba? Na yung mga ancestors natin, kinukuha lang yung mga charms na yan mula sa kalikasan. May tinatawag na mutya, tatapat ka sa puso ng saging, pag pumata, makukuha mo. Pero ngayon, high-tech na, kailangan mo nang bilhin. Naging negosyo na rin. Oo, na-commercialize na rin, ano? Yung ating mga panlaban. O, tama ka, Doc Nestor, dati talaga, yung mag-aantay ka, di ba, yung pagbukan ng saging, tama ba yun? Yung puso ng saging, yun, sabi nila, no? O kaya naman, yung iba pupunta sa mga parang bundok, dyan sila mangunguha ng mga, ano, di ba, ng mga kakailanganin nila. Pero ngayon, mabibili mo na sa mga... Napaka-accessible na. Oo, napaka-accessible. Kasi dati, may isang pamahiin noon yung kukunin mo sa kapag ano lang Biyernes Santo eh sa ngayon hindi kailangan ko na ngayon kailangan nang maging swerte ako ngayon so pupunta ka na lang sa tindahan Punta ka na lang sa mall o kaya diyan sa bandang Binondo 'di ba marami doon at marami na rin online ay oo nga pala oo nga meron na rin nga pala online na mo sa bahay mo. Oo nga pala, no? May online na rin ngayon. Pero yun na nga, sabi mo, Doc Nestor, no? Bago tayo magtapos, palagay ko, nasa tao talaga yun, ano? Kung sa tingin nila ay mas comfortable sila, komportable sila, at sa tingin nila ay mas matutulungan sila nitong mga lucky charm na ito. Sa tingin mo, yun yung maganda na pananaw, opinion? Siguro respetuhan lang ano kasi iba-iba tayo ng paniniwala kasi sasabihin ng iba halimbawa ako dahil professor ako no so may mga estudyante ako na bago mag-exam magsisimba yan dahil para daw pumasa sa exam sige pwedeng nakakatulong yun hindi dahil pinasakan ng Diyos kundi parang napapaalala sa iyo na dapat kang mag-review. Lumalakas ang loob mo, ano, hindi ka ninenerbyo. So nakakatulong 'yon. So sasabihin naman ng iba, ganun din yung lucky charms. Ibang klase lang ng paniniwala, pero dahil dito, lumalakas ang loob ko, hindi na ako ninenerbyos, nakakatiyak na ako na mas magiging maayos ang buhay ko. So hangga't hindi nakakasama sa ibang tao. Yes. Okay lang yon. Pero kung mga charms na pangkulam ng iba para magkasakit ng iba, nako, yun ang no-no. Yun na nga, ano, yun na nga yung medyo nakakatakot doon dahil may mga ganun din. Totoo ba yun, Doc Nestor, sa tingin mo, doon sa pag-aaral mo as anthropologist? May mga nakakausap ako na mga informants na naniniwala sa ganun. Ngayon, whether totoo yun o hindi, hindi ko masasabi dahil hindi naman ako talaga nag-imbestiga. Pero marami ako nakakausap na mayroong ganung belief. Tapos yun nga, yung mga, ano tawag yun, yung mga amulet na yan, di ba? May mga nagsasabi na pag meron silang ganun, hindi tinatamaan ng bala, di ba? Kahit ilang bala ang dumating. O, di ba yung mga ganon? Parang pero, mapapaisip ka talaga. Totoo kaya na effective sa kanila yon na hindi sila tinatamaan ng bala? Sa tingin ko ang epekto ay tumatapang sila. Ano? Sugod sila hindi, dahil hindi sila natatakot sa bala. Pero meron tayong empirical basis na kahit na yung mga ninuno natin, ilan sa mga katipunan, may mga anting-anting, pero may mga namatay din naman. So merong nag-work, merong hindi nag-work. Yun nga eh no, hindi mo rin matantya bakit sa iba kunwari pareho naman yung binili niyo na lucky charm, 'di ba? Bakit yung sa kanya nag-work, bakit yung sa akin hindi nag-work? Yan ang tanong ko, Doc Nestor. Ang sasabihin ng iba ay hindi kasi taos sa puso yung iyong paniniwala. Meron ka pa rin pagdududa. O kaya hindi mo sinunod kasi yung
mga halimbawa anting-anting, sinasabi nila pinapakain yun ng orasyon. So para patuloy na maging potent, patuloy mong dinadasalan, Ayun. hindi yung one time binili mo tapos na. Tapos na. Oo nga naman. Okay. So sige, Doc Nestor. Baka meron kang gustong ibigay na mensahe tungkol dyan sa mga lucky charms, sa mga pamahiin, at kung ano-ano pa tuwing dumadating ang pagsalubong natin sa bagong taon. Okay. Ulitin ko lang na ako, nire-respeto ko yung iba't ibang paniniwala ng mga tao. So, wala naman akong pagtutol kung gusto ninyong bumili ng mga lucky charms. Pero sana sabayan ng pagkilos. Huwag iasa lamang ang pagbango ng ating kabuhayan o ng ating kalusugan mula dito sa mga lucky charms na ito. So, Oo. may kilos, may gawa rin na kinakailangan. Okay. Thank you, Doc Nestor, sa uulitin ulit, ha? Thank you rin. It was a pleasure. Thank you po. Si Dr. Nestor T. Castro, Professor ng Anthropology mula sa University of the Philippines. Ayan.